Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Ang palatuntunang magsisilbing daan upang maliwanagan sa mga katanungang nananatiling walang kasagutan. Channel of Blessing. Buhay na walang direksyon, bibigyang tugon ng salita ng Diyos. Channel of Blessing. Mga karanasang hango sa ibang tao na magbibigay aral at inspirasyon. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Ang tulay ng biyaya tulad ng ulan, araw, ista, mga puno at mga halaman na biyaya ng Diyos sa ating lahat. Channel of Blessing. Ikaw, ako, tayong lahat ay Channel of Blessing para sa isa't isa, sa kapwa-tao, sa buong mundo. Channel of Blessing. Be a Channel of Blessing today. At ngayon, narito na si Bernadette Alob. Magandang gabi po sa inyong lahat na nakikinig at nanonood sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao. Gayunin po sa iba't ibang panig ng mundo, welcome sa palatuntunang Channel of Blessing. Makakasama natin muli ngayong gabi ang program host ng tuklasin natin na mapapakinggan sa Pinoy Stream Versatile Radio at Katipunan Channel. Magandang gabi po, Ma'am Kathy. Magandang gabi rin sa iyo, Sister Virgie, at sa lahat ng mga taga-pakinig at taga-subaybay mo. Sister? Okay, maraming salamat po, Ma'am Kathy. Isang karangalan ang makasama natin ngayong gabi ang ating guest from Mississippi, USA, Mrs. Virginia Hall Diamante. Magandang gabi po, Ma'am. Magandang gabi. Pwede po kayong bumati, Ma'am. Gusto yung batiin. malaking pagpapala sa akin sa ganitong pagkakataon. Medyo ano ang aking Tagalog dahil sa lahat ng Pilipino na nakikinig. So sa ating pong mga taga-subaybay, kayo ay nakikinig sa himpilan ng Pinoy Stream Versatile Radio. I-download lamang po sa Google Play ang TuneIn app. Para naman po sa ating personal account, Bernadette Alob sa YouTube channel, pakishare po at
subscribe para updated kayo sa mga bago nating lesson. Eh, para po sa ating talakayan ngayong gabi, Ma'am Kathy. Okay, Ma'am Kathy. Ma'am Kathy, kaya niyo po bang iwanan ang inyong pamilya at mga pangarap sa buhay dahil lang sa isang misyon na pinagagawa sa inyo ng Diyos, Ma'am Kathy? Kaya niyo po ba? Parang ang hirap nun. Parang hindi ko kayang gawin yun. Iwanan yung mga kapumo, Ma'am Kathy. Kaya ba? Mahirap yun kasi ang dami nila na iiwanan ko. Tapos wala silang maaasahang iba kundi ako lang. Okay. Sa isang malaking karangalan po na mga kasama natin ngayong gabi, ang isang misyonaryo na nagbigay ng buhay at minahal ang mga Pilipino. Tawagin po natin si Mrs. Virginia Diamante at hayaan natin paano ba nagsimula at paano siya tinawag ng Diyos, bakit Pilipinas ang kanyang napili at bakit niya minahal ang mga Pilipino. Ma'am Jeannie? Well, mahabang kwento yan. Tulang ang ating oras, pero bibigyan lang kita ng konting background. Pinanganak ako sa isang mahirap na pamilya. Panglima ako sa 11 anak. Limang lalaki at 6 na babae. Kristiyano yung nanay ko at lahat kami dinadala sa church. Nung ako ay 13 years old, nabautismohan ako dahil sa akala ko naligtas na ako. Pero pagka-graduate ako sa high school, umalis ako sa amin at tumira ako sa isang tiyahin ko. Yung aking lola, maroon siyang kapatid doon at kinumbidaya ako sa church. Sumama naman ako dahil sanay ako magsimba pag linggo. At ngayon, nandun sa service, nangusap ang Diyos sa akin tungkol sa aking kaligtasan at na-realize ko na hindi ako pala ligtas. Sa ikalawang linggo ng Hunyo ng 1964, ako ay tumanggap sa Panginoon bilang aking sariling tagapagligtas. Nabago ang aking buhay at ang direction nito. Pakaraan ng ilang buwan, nagsimula ang Diyos na mangusap sa akin tungkol sa pagiging misyonero. Eh, ako may meron akong sariling pangarap patulad ng mga ibang kaedad ko. At nakipagtalo ako sa Diyos. Sa loob ng 2 halos wala akong tulog. Dahil hindi ako pinatutulog ng Diyos. Pagkatapos ng 2, sabi ko sa Diyos, sige nga, na ano ang kalusugan ko dahil nag-aaral ako sa araw. So sumuko ako. Natuto ako pala na isang malaking leksyon. Pag ang kalaban mo ay Diyos, di ka naman mananalo. So, yun ang pagkatawag ng Diyos sa akin sa pagiging misyonero. Gusto ko tapusin yung pag-aaral ko sa kolehiyo, pero hindi man pinahintulutan ng Diyos. At doon medyo sumama ang loob ko sa Diyos. At sa konting panahon, medyo lumayo ako. Pero ibinalik ako ng Diyos. At sa taong 1966, pumasok ako sa paaralan ng Biblia para pag-aralan ang pagmimisyon. Dahil wala akong pambayad sa eskwelahan,
Mayroong mga churches dito sa amin na nagbayad or sumagot sa lahat ng aking gastos. Damit, papel, libro, pati yung pamasahe kung gusto kong umuwi. At sa awa ng Diyos, nakapagtapos ako sa taon 1970. Okay, so yun ang ano. ha? Bakit pa ito ay ano namin mano? Pilipinas. Well, syempre, nananalangin ako sa Diyos kung saan niya ako gustong pumunta. Ang aking puso ay sa Africa. Gusto ko talaga pumunta sa Africa. Pero hindi ako binibigyan ng Diyos ng kapayapaan doon sa Africa. So habang second year yata ang pag-aaral ko, may dumating na misyonero dalaga galing Mindanao. Ang kanyang mga magulang ay misyonero din doon. At nagsalita siya din sa isang grupo sa Kaleo. At habang nagsasalita siya, nangusap ang Diyos sa akin na ito ang ano, gusto niya sa akin, ito ang kalooban niya. Well, bagamat hindi Africa, tuwang-tuwa ako na alam ko na kung saan nais ng Diyos sa akin. Sa panahon yung konti lang ang alam ko tungkol sa Pilipinas. Siyempre, na ano ko sa history nung nag-aral ng history. Pero konting alam ko, so nagsimula ako mag-research tungkol sa Pilipinas dahil siyempre kung pupunta ako, kailangan ko medyo makilala ng konti yung ano. Sa third year ng aking pag-aaral, meron kong nakilala isang mag-asawang Pilipino na nag-aaral doon. At lalong natutuwa ko dahil may kaibigan na akong Pilipino na kahit nasa US ako. Noong nag-graduate ako noong 1970, nag-apply ako ng visa papunta sa Pilipinas. Ayaw ko bigyan ng gobyerno ng Pilipinas ng visa. Dahil noong panahon yun, uminom ako ng gamot para sa epileptic seizures. Ito ay nagsimula noong 9 years old ako. And yung gamot ay prohibited na drug sa Pilipinas. And pagkatapos ng tatlong subok sa Department of Foreign Affairs, pumayag sila at dumating ako sa Pilipinas ng February ng 1973 sa edad na 26. Mm-hmm. And so habang nag-aaral ako ng wikang Tagalog sa Quezon City, tumulong ako sa ministry ni Reverend Gabino Tika sa Mandaluyong. Yun ang mag-asawa na nakilala ko sa state. And nagturo ako sa Bible College na sinimula nila. Sumama ako sa mga estudyante sa pagtuturo sa mga bata, sa pagbibisita, sa pamahagi ng gospel tracts. At tumulong din ako sa pagtayo ng Lighthouse Baptist Church sa Sixmon, Pampanga. So, yun ang ano, simula ko nung dumating sa Pilipinas. Yung isang, siyempre, yung araw na dumating ako, ang init, di ba yung February, mainit, sobrang init. And so, pagod ako dahil sa ng time change. So, natulog ako sa bahay nila, Pastor Tita.
And gumising ako kinabukasan. Ang sama ng amoy na pumapasok sa tinutulugan ko. And so bumangon ako, natanong si Auntie Grace, asawa ni Pastor Tita yun, ano ba yung amoy? Yun pala, tuyo. Mm-hmm. And sabi ko, nako, pa kahit mamatay ako rito, hindi ko kakainin. And anyway, hindi ko kinain yung umaga na yun, pero pagkaroon ng mga 6 months, sumama ako sa isang Pilipino na estudyante doon sa Pangasinan, sa isang maliit na barrio. Dumating kami gutom na gutom. So naghilamos kami, pinakakain kami ng nanay niya. Nako, yung nakahain sa lamesa, tuyo, tsaka kain. Kung ayaw-ayaw niyo. And yung lahat ng bata sa barrio nandun sa bintana. Yung bintana na tinutungkod. And so, pinanunood nila ako dahil Amerikana ako. And noon nag-pray kami, sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako na kainin. And so dahil ayoko na matisod sila sa Ebanghelyo dahil di ko makain yung pagkain nila. So doon ako nagsimula kumain ng tuyo. At nung buntis ako sa panganay ko, tuyo ang hinahanap ko. So, sabi ko sa iyo, mahabang kwento to. Pero yun ang simula sa Pilipinas. Wala akong kilalang ibang Amerikano. So, it was really, you missed talking to someone in your own language. And that's probably yung siguro ang pinaka ano sa akin, yung wala akong makausap sa English. Sina Mrs. Chica, si Pastor Gabino, mailan dun sa Bible College, marunong ang English, pero iba siyempre pakausap ang sarili mong lahi, I guess. And it was pretty rough yung mga unang taon na nandun. Pero natuto ko yung lingwahe at iba yung you can carry on a conversation with people and you just or kaysa yung nagsistruggle ka na maintindihan sila, maintindihan yung sinasabi nila at alam mo na ikaw na intindihan nila. And sa church, yung songbooks ay Tagalog. So alam ko yung tono ng kanta. So halimbawa, Blessed Assurance or Amazing Grace. Pero nasa Tagalog. So kumakanta ako kahit hindi ko alam yung word, alam ko yung tono. So, pagkaraan ng 10 months, nag-graduate ako sa language school. At nagsimula ako mag-work doon sa Sex Mom Pampanga. May tao na may palaisdaan doon, naligtas siya, gusto niya iyano yung ebanghelyo doon sa mga manggagawa doon sa palaisdaan. So, nag-work ako doon ng 3 years, 2 years. And yun ang, ano pa? Ma'am Cathy, kaya mo ba yan? Kaya mo kumain ng tuyo, Ma'am Cathy? Kumakain naman ako, dati rin hindi. Parehas kami. Ni Ma'am G,
Jeannie, hindi rin ako kumakain. Pilipino ako, hindi ako dati kumakain ng ano eh. Hindi rin ako kumakain ng tuyo dati. Kailan na lang ako natuto kumain yan. But, well, kasi medyo kakaiba, no? Dahil, biruin mo si Ma'am Jeannie, eh, isang Amerikano, tapos ang pinili niya bansang Pilipinas na ang talagang gusto niyang puntahan ay ang Africa. Pero dahil sa ika nga eh bulong sa kanya eh kaya nakarating siya dito sa Pilipinas. Pero Ma'am Jeannie, if you don't mind, ano po yung naging karamdaman po ninyo, bakit po pumasok kayo sa pagiging missionary? Ano ang? Nagkaroon po ba kayo ng sakit or anything? Dahil sabi nyo kanina, 9 years old pa lang po kayo, nagsiseizure na kayo? Yeah. Ang sabi ng doctor dito, kaya at yun ang naging susi kat sa wakas, binigyan ako ng Department of Foreign Affairs ng visa. Sumulat yung doctor dito na nag-deliver sa akin nung pinanganak. At siya lang ang doctor dito nung panahon yun. Sabi, sumula siya sa Department of Foreign Affairs, sabi niya yung pagsisimula ng seizures ay dahil mga 7 or 7.5 years old ako, nakaroon ako ng tigdas, beke, and something else, I forget what, na halos sabay. Mm-hmm. At marong what, mga tatlong araw na 104 ang wow. Aking lagnat. Oo. Pagkaroon ng ilang buwan, mga 9 months or year, doon nagsimula yung seizure. So, kasi sa ano ng Philippine government, sa nila, yung epilepsy inherited. Mm-hmm. Yes. So, noon na inherited na sakit. Pero nung sumulat yung doctor, ni-reconsider nila at binigyan ako ng visa. Pero ang magandang balita, nung, siyempre, nananalangin ako sa Diyos na kung hadlang yun, alisin niya. Eh, hindi naman niya inalis. Pero nung yung bunso namin, si Ethan, ay 2 years old, so 1983, pumunta ako sa isang doctor. Hindi ko alam kung ano ang problema ko, basta pumunta ako sa doctor. Siyempre, kailangan mo bigyan yung history mo. So, nung alam niya na uminom ako ng gamot para seizure, sabi niya, Mr. Marte, gusto kong subukan ng isang bagay kung papayag ka. Eh, tapos piniliwanag niya sa akin na konti-konti, unti-unti niya ako iaalis sa akin yung gamot. Okay. And, pero binigyan niya ako ng kapalit na yung parang hindi siya herbal pero parang vitamin na kailangan ng utak natin. Mm-hmm. So, sinimula niya ako doon at binawasan niya unti-unti yung gamot. Mm-hmm. And nakaroon ako ng konting withdrawal symptoms dahil drug yun. Pero pakaroon ng 3 or 4 months, totally wala akong gamot. Mm-hmm. At di ako nagsiseizure. Wow. So, malaking pagpapasalamat sa Panginoon na, you know, kasi noong panahon yun, the martial law, mm-hmm. Hirap kunin yung gamot na ano, hindi din maipapadala sa akin ng mga kapatid ko dahil pag nahuli sa customs, bibilang ko ako. So, malaking ano sa akin yun. Pinakita ng Panginoon sa akin na ginamit niya pala yung sakit na yun para tignan kung kahit
meron akong ganong hadlang, susunod pa rin ako sa kanya. So, wow. Malaking bagay talaga yun na ginawa ng Panginoon. Ng English. So, talagang ang Diyos, Sister Virgie and Ma'am Jeannie, no? Talagang ano, ang Diyos laging may mga paraan siya para magawa mo yung mission na talagang iniaatang niya sa'yo. Diba, Sister Virgie? Opo. Maraming pong salamat dun sa buhay ni Teacher Jeannie na yung kahit kanyang nailhad sa atin. At syempre po kay Pastor Diamante. Sila po, Ma'am Kathy, ang tinuturing na namin na pangalawang magulang. Matyaga nila kaming tinuruan ng mga gandang prinsipyo mula sa salita ng Diyos na dapat namin lakaran. Lagi nilang paalala sa amin na unahin ang Diyos at gawin ang kalooban niya upang maging pagpapala rin po sa iba. So, anong lesson na gusto po nating maiwan dito sa ating mga tagapakinig? Na wala na sabihin natin, hindi ako mahal ng Diyos. Isinugo si Kristo para abutin tayo. Maging yung misyonaryo na ating narinig ngayong gabi. Buhay niya, iniwanan niya yung kanyang pamilya, pangarap, maging yung kanyang kalusugan. Dahil sundin lang kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay niya. So, bawat isa sa atin ay mahal ng Diyos at patunay po yon na si Mrs. Diamante, si Teacher Jeannie, ay isang magandang halimbawa sa panawagan ng Diyos. Sabi niya, here am I, send me. Okay, bago po tayo, ma'am, tuluyang magpaalam, isang awitin po ang nais namin sa inyo ay iwanan. Ito po ang paboritong awitin ng ating bisita. Yung little is much when God is in it. Isang verse lang po ang aming kakantahin at chorus. Sasabayan po ako ni Teacher Jeannie. Okay. Ma'am. Sabayan niyo po, ma'am. So, meron po tayo dyan, direct. Ipapakita sa atin ni Ma'am Kathy. First stanza lang, tsaka yung chorus. Pinaka-paborito. Yeah. In the heart, there's a work for all to do. Heart, the voice of God is calling. To the harvest calling you, little is much when God is in it. Labor not for well, there's a crown you can win it if you hold. In Jesus' name. So, the harvest field. Para kapag tinignan natin yung mga palay, parang golden na. Kailangan ng anihin. Pero sino? Sino ang pwede na sasagot na, here am I, Lord. Okay. So, nagpapasalamat po kami sa aming mga bisita ngayon. Lalo na kay Ma'am Kathy at higit sa lahat kay Teacher Jeannie na pinaunlakan po tayo. Ma'am Kathy, meron ka pa bang katanungan kay Ma'am Jeannie? Kay Ma'am Jeannie, isa po ang malaking katanungan sa akin. Lalo na po sa panahon ngayon na may pandemya. Paano niyo po
na ipapaabot pa rin ang inyong pagmamahal at pagmamalasakit sa mga Pilipino sa kabila ng napakalayo po ninyo mula sa bansang Pilipinas? Mula nung umalis kami ni Pastor Monte, nagtayo kami ng isang ministry dito na nagpapadala kami ng materials para sa churches, mga Sunday school material, mga libro para sa mga pastor na magamit nila sa ministry. Nagbukas kami na isang maliit na bookstore at yung mga churches dito dinadala sa amin yung nagamit na nila na mga Sunday school materials. And so yun ang ginagawa namin ngayon. Nagsisimula din ako kasi nung nasa Pilipinas ako, pag nagtayo kami ng church ni Pastor Monte, ako ang ano sa Sunday school. So maraming lesson ang ginawa ko. So sa panahon nito, nagsimula na ako isalin sa Tagalog. At pag naisalin sa Tagalog, ipapadala ko sa Pilipinas para ipaprint at maano sa mga churches. At syempre, lagi namin sila pinapanalangin at yung mga iniwan namin na kamakailan lang yung isa sa mga una na ilapit ko sa Panginoon ay namatay. Oh. And so, nauna siya sa akin, sa langit, sa akin. And pero yung babae na yun, patapos siya naligtas, ilang sa kapatid niya ng laki naligtas, at naging pastor. Tapos, pagkatapos siya nag-aral sa Bible school, yung mga pamangkin niya ng lalaki naligtas sa pamagitan ng pagbabahagi niya. Sila rin naging pastor. Mm-hmm. And so, dun sa isa lang na ginamit ako ng Panginoon para ilapit sa Panginoon, maraming bunga. Mm-hmm. So, yun talaga ang katuwaan ng ministry. Yung hindi, nung ikaw nawala sa ministry, hindi namatay, kundi mm-hmm. nagpatuloy dun sa bunga, parang puno na linggo, taon-taon na bubunga. Mm-mm. And so, marong mga nangangaral ngayon ng Ebanghelyo mm-hmm. dahil pinag-meeting ako tsaka ang babaeng ito sa isang panahon at naligtas siya. Mm-hmm. And so, yun talaga ang pagmimisyon. Hindi lang para sa mga diba, katulad ni Virgie or na mga iba. We have to keep the ministry going. Mm-hmm. Kaya kailangan yung ligtas ngayon, mailapit ang iba sa Panginoon na magagamit ng Panginoon para din tuloy na tuloy. Mm-hmm. Ano? Sabi ng isang dakilang mangaral, sabi niya, pag hindi dapat itayo ng isang tao, ng isang ministry mm-hmm. na depende lang sa kanya. Mm-hmm. Dahil pag namatay siya, mamamatay din yung ano. Yeah. So, nagpapasalamat ako kay Virgit at yung mga iba na iniwan namin sa Beto na nagpapatuloy sila. Nakakaroon din ng mga tao na pag sila nawala, sexy na, mm-hmm. sila ang tuloy. Ganon ang Diyos, ganon ang programa ng Diyos. And yung buong tao ay bukid. Mm-hmm. Kailangan malaman ng tao kung saan bukid gusto ng Panginoon sa kanya. Oh, diba? Okay. Ma'am Jeannie, very young kayo nung pumunta ng Pilipinas. You're only 26 years old. At yes. Kumbaga sa ano ay kagagraduate nyo lang, diba? Eh, dapat po ang nasa isip nyo ay career, diba? So, katakataka po na ano, paano po nyo, syempre nabuhay din
yung inyong sarili, may mga pangangailangan din po kayo na siyempre kung may trabaho, yung ibig ko sabihin na nangangailangan din siyempre kayo ng trabaho to sustain your life. Lalo na po kung nandito kayo sa Pilipinas, malayo po kayo sa pamilya po ninyo. Ano po yung mga hinarap niyong challenges during that time? Bukod po dun sa, siyempre, unang-una yung pagkain, meron pa po ba kayong ibang mga challenges na hinarap noong mga panahon na yon, Ma'am Jeannie? Nawala yata si Ma'am Jeannie. Kayo ay nakikinig sa Channel of Blessing. Ano challenges po na hinarap nyo nung siyempre at very young age, 26 years old po kayo, bagong graduate, batang-bata. So paano po kayo nabuhay nung mga panahon po na yun? Kasi siyempre dapat career ang inyong hinaharap pero hindi, sa halip na career eh nag-mission po kayo. Go ahead po, Ma'am Jeannie. Well, inalis ng Diyos sa akin yung career nung tinawag niya ako. Pero yung panggastos ko tsaka ano sa Pilipinas, mayroon mga churches dito sa United States. Sumuporta sila sa akin. Buwan-buwan, magpapadala sila ng pera. So yun ang ano ko, by faith na ipaparating ng Diyos every month yung kailan kong gastos. Umupa ako ng apartment sa Mandaluyong, so syempre yung pambayad sa upa, yung mga utilities, mga ganon. So yung hindi yun na mahirap kasi hindi ako lumaki na maraming ano na magsasaka yung tatay ko at madami kami, so wala kaming ganong ano, so hindi ako nag ano sa pera. Syempre lungkot ka sa pamilya mo. And noong 1976 umuwi ako dahil nakasakit yung nanay ko, hindi nila inaasahan na mababuhay. Eh, pero salamat sa Diyos, hindi naging totoo yung ano naman, doktor. Umuwi ako, nantili ako rito ng 3 months para ano yung nanay ko. Tapos bumalik ako sa Pilipinas. Noong November ng 77, namatay siya. Nasa Pilipinas ako. Hindi ako makauwi. Yun talaga mahirap. Pero noong nandito ako, sabi ng nanay ko, na alam niya hindi siya magtatagal at huwag naman ako umuwi dahil sabi niya, totoo man, makita tayo sa langit. Sabi niya. So, hindi ako umuwi. Nagalit yung mga kamag-anak dahil hindi ako umuwi. Pero nung bumalik kami noong 1981, pinaliwanag ko sa mga kamag-anak ang usapan namin ng nanay ko. Pero talaga mahirap nung panahon yun dahil wala akong makausap na nakakaunawa sa akin. Umuwi pa nung panahon yun, kailangan pumunta sa Makati dun sa telecom para tumawag ng long distance. Eh, nung bumalik sa apartment, pumasok lang ako sa kwarto, tagang iyak na iyak ako, hindi ako ma. At naramdaman ko na niyakap ako ng Panginoon. So, talaga may mga panahon dahil iba ka na ang kasama mo lang talaga ang Diyos. At
alam mo na nakakaunawa siya sa iyo. So yun talaga ang ano ng isang missionary. Kasi wala ko talagang kilala iba American dun sa Mandaluyong. Wala ko alam na pwede puntahan kausapin. And napapasalamat ako nung nakasakit yung nanay ko. Balat, hindi ko umuwi. Wala malaking pera yun. Wala akong pera. May isang matanda sa Malabon, Christian. Nalaman niya na may sakit yung nanay ko at hindi ako umuwi. Bedridden siya. Kinawag ako sa bahay niya. Sabi niya, Virginia, masikit yung nanay ko, kailangan ka umuwi. Sabi niya. Tapos tinanong niya ako kung pera ang problem. Sabi ko, siyempre, malaki yung pera yun. Tinawag yung anak niya na dalaga. Sabi niya, pumunta ka dyan sa banko. Kung anong kailangan ng ticket, i-withdraw mo. Sabi niya. At sabi niya sa akin, huwag kang mag-alala. Pwede mo ako bayaran ng ungiti. Pabalik. So, lagi naglalagay ang Diyos ng tao sa landas mo sa oras na kailangan mo. Yeah. And, pero pinahintulutan ng Diyos na maibalik ko sa kanya yung pera bago siya namatay. Kasi medyo matanda siya. And sabi talaga ng Biblia, I'm always with you. I'll never forsake you. So, yun talaga ang hinawakan ko. Nandun ako dahil maraming beses sabi ko sa sarili ko, parang uwi na ako. Yeah. Pagod na ako, tumatanda na, uwi na ako. Sabi ng Panginoon, hindi pa. So yung ibang challenge, hindi ka talaga naunawaan ng pamilya mo. Kahit anong paliwanag mo, hindi. But it all works for the best sa katapusan. Nag-ilang taon po kayo, Ma'am Jeannie, dito sa Pilipinas? 44 years. Wow! 4 decades. Grabe po yun, pala sakripisyon. Yung dalawang anak namin lumaki dyan. Yung panganay, nung inuwi dito nung 18 para mag-college, mahirap talaga iwanan yung anak. Yun talaga mas mahirap kaysa yung magulang iwanan. And so, pinasok siya sa college dito tapos bumalik ako sa Pilipinas. Tapos nung inuwi dito yung bunso, yung first year ng college, nandito kami. Patapos ng 1 year, babalik kami sa Pilipinas. Eh, lalaki yung bunso. Nako, nung dumating sa airport, alas hindi kami makasakay sa airplane. Bakit po? Nakayakap sa akin yung bunso. Yung bunso. Talagang isasara na yung pinto para ayaw niya kami yung bitawa. Mahirap talaga. So, natuto ka doon. Natuto ako doon. Tolman, hindi ko matulungan yung anak ko. Isa lang paraan pa sa pananalangin. So, mula noon, talagang siniguro ko na maayos yung buhay ko sa Panginoon para may panalangin yung mga anak ko. And dahil wala akong ibang magawa para sa kanila. Oo. And you don't really
Kat, ako hindi ko maunawaan yung mga magulang Pilipino na ini-encourage nila yung mga anak nila mag-abroad. Yeah. I just don't understand that. And dahil biyaya na lang ng Panginoon nata ano sa amen mag-asawa na nandito yung mga anak namin at halimbawa na ex-binte nakasakit, di kami maka ano ka agad eh. Exactly. It's just ibang klaseng buhay. So kumusta po ngayon yung ano mga anak po ninyo? Ilan po ba sila lahat? Dalawa lang. So kumusta po sila ngayon? Well, yung babae nakatira sa amin dahil lagi siya sa trabaho niya, lagi siya nagbibiyahe. So yun ang ano, wala siyang asawa, wala siyang anak. Yung anak namin lalaki, mayroong dalawang anak na lalaki. Mm-hmm. Nakatira siya mga isang oras mula sa amin. Piloto siya sa FedEx. Wow. Mga executives ng FedEx. And yun ang dream job niya. And mula nung 12, 13 years old siya. So yun ang ano. Stable yung buhay nila at ano, naglilingkod sila sa Panginoon. So yun lang ang mahanap ng magulang. Napakalaki po pala ng sakripisyo po ninyo. To the extent na pati yung kumbaga panahon, yung oras po ninyo ay nakuha ng mga Pilipinong katulad namin, 'di ba? Para sa ano, kumpara dun sa mga anak po ninyo na malayo sa inyo. And nakakatuwa, at least kahit paano po ngayon siguro masasabi natin na itong pandemya na to, kahit na mahirap at marami pong mga ano, mga naperwisyong ano, eh isang paraan din siguro kung bakit po hindi kayo rin ano, nandyan rin kayo ngayon sa ano, sa Estados Unidos at kasama niyo yung pamilya po ninyo, Ma'am Jeannie. Well, yun lang ang bukid na kung saan ako inligay ng Panginoon. And bago ko na kilala yung asawa ko, naitanim na ng Panginoon sa akin ng pag-ibig sa Pilipino. Eh, siyempre, dahil hindi mo ma-ministers kanila kung hindi di mo sila mahal. Correct. At sanay ako sa hirap, so hindi naman problema yung ano, kahirapan. Madalas magtanong sa akin ng mga Pilipino, saan mo mas gusto, sa Pilipinas or sa Amerika? Sabi ko, masaya yung tao pag nasa kalooban ng Panginoon. And yun dapat pag-usapan yung conveniences or kung ano, hirap or maginhawa yung buhay. Mm-hmm. And forward, dahil sa kung paano ako pinalaki, alam ko marunan ako magtiis sa hirap. And if I had it to do over, I'd do it maybe. Wow. A much better job than I did the first time. And so, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon that we had, that we influenced Filipinos na maglingkod sa Diyos. Mm-hmm. Dahil kumbaga sa career, yun ang pinaka magandang career. Maglingkod sa Diyos. Agree. You know? Thank you. Sana po, humaba pa po ang buhay po ninyo.
para mas mas marami pang maabot ng pagmamahal ninyo dito sa bansa namin. Thank you, Sister Virgie. So maraming marami pong salamat, Teacher Jeannie, sa inyo pong pagsama sa amin at sa higit po sa lahat sa buhay ninyo na yung ipinigay sa amin at sa inyong pagtuturo sa amin. Kung wala pong Teacher Jeannie, baka wala po ako ngayon sa inyong kalagitnaan. At meron tayong channel of blessing na mapapakinggan tulad po nito. E maraming maraming salamat din po kay Ma'am Cathy na sinamahan po tayo. At nawa po sa aming mga tagapakinig at nanonood, nawa ay nakapulutan po ninyo ng pagpapala ang gabing ito na inyong napakinggan. Lagi po nating tandaan, be a channel of blessing today. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you po. Inyong napakinggan si Bernadette Alob. Naway kinapulutan ninyo ng aral at inspirasyon ang mga ibinahaging kaalaman sa inyo. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Channel of Blessing. Ang gagabay sa inyong buhay at kinabukasan. Be a Channel of Blessing today. Ang Channel of Blessing ay mapapakinggan sa Pinoy Stream Versatile Radio. Mapapanood din ang sariling komposisyon at awitin ni Bernadette Alob sa kanyang YouTube account. Mga himig at awiting tatagos sa inyong mga puso at kaluluwa. Be a Channel of Blessing today. Hanggang sa muling pagtatanghal.